Ganda po oh. Ang ganda ng bulaklak na to oh. Ang mga kukriya po nila ay ipinatong po sa putol po na kahoy. Maugan na yata to na kahoy oh. Yan. Hello po, good day po. Maying adlaw kaninyong tanan and welcome back to my channel. So, andito po ako sa isang compound mga bay kung saan marami pong mga halaman na makikita natin dito. Kaya samahan niyo po ako ngayong araw na to mga bay para makita po natin kung gaano po kaganda at kadami po ang kanilang mga halaman. Ito po ang makikita natin dito. Andito po yan sa labas itong mga halaman na to. Silang mag-anak dito ay mahilig po sa mga halaman. Yan. Bawat po tahanan ay meron po talagang mga halaman, no? Tingnan niyo po. Akala ko ito ay sampalok. Pangalan pala nito ay puff. At namumulaklak din po ito. Tingnan niyo po. Para talagang sampalok ang kanyang itsura. Nakalagay po siya sa malaking paso. Dito, oh, yung landscape nila, ganyan po. Parang pa-curve po. No? At may nakatanim po na ficus dito. At dito po sa ibaba, meron pong mga pandamos. Dito, pasok tayo ng konti dito. Meron po tayong makikita ganitong halaman. So, di ba? Oh, ang ganda pala niya pag tumaas na siya. Oh. Ganda niya tingnan. At mabilis lang din po itong mabuhay. So, pasok po tayo dito. At yan, dito makikita po natin itong giant na para pong kukriya. Oh, napakalaki niya po oh. Green po ang kulay ng halaman na to. Para din po siyang pinya kung tingnan. Yan, at dito meron din po silang mga kukriya dito na nakapaso. Yan, ito po mga bayo. Maganda din po itong kukriya kasi pwedeng-pwede po ito sa init at maganda din po na kasama po sa paglandscape. Ang mga kukriya po nila ay ipinatong po sa putol po na kahoy. Maugan na yata ito na kahoy oh. Yan. Maliwanag na maliwanag po ang kanyang kulay. So dyan po, makikita po natin ang mga bougainvillea na nakalbo po oh, ng konti. Pero meron na pong bumalik na mga dahon dyan. So, babalik din po yan sa dati kahit ganyan po yung kanyang itsura. Ngayon po, summer na ngayon, malapit na ang summer. At yan, namumulaklak na po sila. Ang dami na pong bulaklak na lumalabas. Ito, pulang-pula po oh. Ang kanyang bulaklak. Yan, at saka may pink. Yan po. So dyan po, maganda din po ang landscape nila dyan oh. Namumulaklak po ngayon ang mga santan. Diba, makikita po natin na sobrang dami talaga. Namumula talaga sa bulaklak ang mga santan. No? Hindi siya giant. Maliliit po ang kanyang mga dahon. So, sobrang ganda. Maganda po ito ilagay po sa, ano din po, sa harapan ng ating bahay. Tapos, i-trim natin. Ganda. So, doon po tayo sa labas para makita pa po natin ang iba't ibang klaseng halaman nila dito. Tanim dito. Dito po ako nakatayo kanina. Yan, marami din pong pandamos na itinanim nila dito. Ang ganda talaga ng pandamos kapag nilandscape natin. Meron po silang mga ano dito. Melinone. Yan. Mga selom. Mga philodendron po dito na nakatanim. Inalagay po sa paso pala yung iba. Doon po sa itaas yung ibang mga tanim. Mayroon din pong mga halaman po na klase-klase po.
Merong palm tree. Ang liliit po ng mga ano, oh, mga bulaklak po ng bougainvillea. Variegated pala to na bougainvillea, oh. Makikita pa natin ang maraming halaman dito na nasa gilid-gilid lang po. Ayan. Dito, sobrang dami pong mininoni dito po na nakalagay lang po dyan sa gilid. At ang mga damkin andyan din po dito sa harap ng bahay. Yan, yan po ang makikita natin. Dami pong halaman. Tingnan nyo po mga bay. Tingnan nyo. Napaka-unique po, oh. Parang ano to? Semento, semento yata to na ano, parang kahoy ang itsura niya. Tapos dito po sa itaas, nakatanim po itong pandamos. Nilagyan po nila ng lupa diyan. So, ano 'yan? May butas 'yan. Oh, okay. Okay po. Ganun din po sa kabila. Yan. Ito po ang makikita nyo po dito sa harap ng kanilang bahay. Ang dami po mga halaman. So, meron po silang garden net dyan na inilagay. Mga ano yun, yung nakikita ko po, mga philodendron. At ito, cherry. Oh, meron silang cherry. Masarap tong ano na to, ang bunga nito mga bayo. Pwede itong gawin na juice kapag ano na, mahinog na po yung bunga, masarap inumin po. Pagpasok natin sa compound nila, marami po tayong makikitang halaman talaga, oh. Ayan. Mahilig po talaga sila na mag-alaga po ng mga halaman. Meron po silang mga adenium din po dito at namumulaklak na rin po, oh. Ganda po ng bangkok. Matataba po ang kanilang bangkok. Yan. Tignan nyo. Ganda po ng gumamela. Peach po ang kulay ng bulaklak ng kanilang gumamela. Malaki na rin po siya, medyo matagal-tagal na rin po siguro to na nakatanim. Eh, yun po, napakataas na niya. Yan. Dito banda, tingnan natin, mayroon po tayong makikita rin po ng mga halaman dyan. May gusto akong bulaklak dyan, yan po natin. Ito po. Ang ganda ng bulaklak na to, oh. Yan. Sa tingnan na ni ma. Oh, kandol. Kandol plant pala ang pangalan nito. Hindi sila nagbebenta nito mga bay. Kaya sayang po. Gusto ko sanang magtanim din po nito sa garden. Mga next month, baka magbenta po sila. Ito po ang itsura ng kanyang bulaklak. Dito, meron din po mga halaman. Bidang-bida talaga ang mga pandamos kahit saan po tayong garden makapunta. Dito rin po, mga giant na pandamos. Tingnan nyo po. Dami. Oh. Kuya Delphine po ang mayari dyan. Madami niya pandamos. Sila na ikatuig. Two years daw itong pandamot dito. Direkta po niya itinanim po sa lupa. So dami, super dami po talaga. Ang ganda po tingnan kahit ganito lang po nasa garden natin. Maganda na rin po tingnan siya. At anong pa po, oh. Ito po, oh.
talaga. Oh. At nagbebenta daw din po sila dito ng ganitong halaman. Plantita dyan na mahilig sa tanim at busy po sa kanilang trabaho. Ito po, maganda po ito para sa inyo kasi ito po ay hindi po gaanong alagain. Hindi po, kahit hindi po natin dinidiligan po araw-araw, ito po ay perfect po talaga. Sa mga negosyante din po dyan na wala palagi sa kanilang tahanan, ito po, marirecommend ko po ito sa inyo, itong pandamos. Talagang maganda siya kahit ilagay po natin siya sa mainit na lugar at kahit sa shaded area po, pwedeng-pwede po siya. Dito banda, meron po akong nakikita ang putulakang mga bay. Ganda po ng bulaklak po ng kanilang putulaka. Ang ganda po oh. Ang dahon niya ay hindi gaanong green. Para siyang ano, yellow green ang dahon. Pus, ang taba po. Ang ganda ng bulaklak oh. Ang ganda to kapag ano, marami. Meron din po ng ano dito. Ang ganda ng kulay oh. Yan. Napaka-pink na kulay. Taba. Simple pero ano, pero rock. Ang laki na po ng kanilang bonsai na bougainvillea. Ang kanyang baso, sobrang laki din po. Meron din pong ganito. May dito po. Meron din pong bonsai na bougainvillea. May mga bulaklak po. Ang cute po ng bulaklak. Pink ang kulay. Meron din po ditong kalatsotse na malaki. At dyan po, maraming, meron pong malaking palm tree. Ito po ay champagne. Yan. Ang taba po ng puno ng champagne. At ang masasabi ko po, kapag marami tayong mga halaman sa ating garden, ay talagang nawawala po ang ating stress kapag nakita po natin ang ating pinagpaguran. Yan. Lalo na po kapag meron pong mga bulaklak, oh. Nakakawala talaga ng pagod po. Wow, tingnan niyo po. Daming malalaking tanim na. Habang nilibot ko po ang kanilang compound, nagkakaroon po ako ng dagdag ideya po upang mapaganda ko pa ang aking garden. At yan, sana po ay nasiyahan po kayo sa araw na to. At nakapagbigay po ako ng mga vitamins po sa inyong mga mata. Tandaan po, naalagaan po natin ang ating mga halaman dahil plant is life. Muli po ito si Bye J. Bye-bye, magandang araw.